Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Crispin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming pagsubok ang dumaan sa aking buhay. Subalit sinikap ko pong malampasan yon dahil batid kong yon ay bahagi ng pagharap sa mundong magulo at mapanukso. Taglipa na sa ating lipunan ang mga bagay na tila mahirap paglabanan kung kaya tayo natutukso upang gumawa ng pagkakamali at kasalanan. Melba? Crispin! Oh, Crispin, malaya ka na! Melba, salamat sa Diyos. Napagaraan ng 10 taon, nakalaya na rin ako. Aimee! Nay! Halika! Dali! May surpresa ako sa'yo! Itay! Anak! Anak, payakap nga. Namiss kita ng gusto. Itay! Anak ko! Dalagita ka na, Aimee! Opo! 10 taon ka ba naman kasi sa loob ng bilangguan? Ang dami-dami ko ng pagkukulang sa inyo at kailangan kong makabawi. Ay, sandali lang, ha? Oh, Aimee, ikaw na muna ang bahala sa tatay mo at ipaghahanda ko lang siya ng makakain. Sige, gutom na nga ako. Oh, dyan muna na kayo. Opo. Ang laki mo na talaga. May boyfriend ka na ba? Ay, ang itay naman. Wala pa po sa isip ko yan. Alam, nagko-concentrate muna ako sa pag-aaral. Mabuti naman, anak. Labis akong nalulugod na marinig sa iyo yan. Saka ng boyfriend. Kapag nakatapos ka na at handa ka na sa mga ganong bagay. Gusto ko po muna makatulong kay inay. Ang laki po ng sakripisyo niya sa amin habang nakakulong kayo, tay. Tama ka. Ayos yan, anak. Hindi birong maging isang ama't ina na pinagsasabay. Opo. Teka, si Dindo. Naku, eh nasa barkado niya na naman siguro si Kuya. Eh dapat tinutulungan niya kayo dito sa mga gawaing bahay. Sanay na po kami ng inay. Aimee, kapatin mo nga ako. Pasaway ba kuya mo? Po? O sige, huwag mo nang sagutin. Dahil nahulaan ko na. Tay. Kahit ang mga bata pa kayo, dati nang sutil ang kuya mo. Siguro naman po magbabago din siya. Eh dapat noon pa. Tay. Anak, ngayong nakalaya na ako, babawi ako sa inyo. Pangako yan. Oh, anak. Madaling araw na. Saan ka ba nang galing? Nakatulog na nanay at kapatid mo. Kaya ako na lang ang naghintay sa'yo. Wala naman akong sinabing hintayin niyo ako, ah. Sara niyo na nga yan. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nawawalang hinanakin mo sa akin? Bakit? Madali bang kalimutan na ang aking ama ay naging masama? Dindo. Hindi naman kayo makakapagkaila, eh. Dahil ayan, kalalabas nyo lang sa piitan. Dahil sumama kayo sa grupo nyong akyat bahay gang. Dala ng matinding pangailangan natin. Hindi kami masaya nang ipinapakain nyo sa amin araw-araw ay galing sa pagnanakaw. Nagkataong kapit sa patalim lang ako, anak. Kapit sa patalim? O sadyang dati nyo nang gawain ng mga barkada nyo yan? Dito. Wala kaming kamalay-malay na ang bawat kanin at ulam na aming isinusubo ay galing pala sa inyong pagnanakaw. Ikaw nga. Huwag mong isumbat sa akin lahat ng yan dahil kayo man ay nakinabang. Mas mabuti pang hindi na lang kami nag-aral ni Aimee kesa naman binabato ng mga tao sa amin ang masama niyong gawain. Masama na kung masama! Napilitan lang akong gawin ang mga bagay na labag sa aking kalooban dahil sa pag-intindi ko sa inyong pamilya ko.
At kung ikaw ang nasa kalagayan ko, saka mo lang siguro maiintindihan ang ginawa ko. Anak. Inay, gising pa pala kayo. Makikiusap lang sana ako sa'yo. Huwag mo nang paulit-ulit na sinusumbatan ang itay mo. Ipagtatanggol na naman ninyo. Naaawa na ako sa kanya. Nay, naaawa kayo sa isang taong masama? Huwag mong kalilimutan. Siya pa rin ang inyong ama. Pwes, gusto kong malaman ninyo ikinahihiya ko siyang maging isang ama. Napastangan! Sabihin pa man nating mission siyang naging masama. Bakit? Wala na ba dyan sa puso mo at kalooban ang pagpapatawad sa isang amang nagkamali at nagkasala? Ha? Hanggang kailan mo dadalhin ang matinding galit at puot sa dibdib mo, ha? Hanggang kailan? Hanggang ako'y nabubuhay! Dita! Magbalik ka rito! Kinakausap pa kita! Huwag mo akong tatalikuran! Dito! Amy, napakalaki ng naging pagkukulang ko sa inyong magkapatid. Nangakon mapilang ko. Itay, huwag na po natin umkatin pang nakaraan. Tapos na po yun. Malaya na kayo. Sa pagkakataong ito, handa na akong magbagong buhay, anak. Nasa inyo po yun, para patunayan ang bagay na yan. Bigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon ng lipo ng ating kinagalawan. At sana matanggap na ako ng kuya mo dahil nais kong makabawi sa lahat ng aking naging pagkukulang sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Darating din ang araw na matatanggap kayo ni Kuya Dindo. Crispin, bakit hindi ka pa magpahinga? Iniisip mo pa rin ang anak nating si Dindo? Melba, anong pwede kong gawin para mawala ang tindi ng galit at hinanakit siya sa akin? Bigyan mo na lang siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Mahal ko kayong pamilya ko. At kung meron man lang sa inyong nagdaramdam sa akin, hindi na ako mapalagay. Nauunawaan kita. Gusto kong maayos ang gusto naming dalawa ng anak kong si Dindo. Buti naman na-chimpon ka namin. Ha? Hindi mo na matatakasan ang atraso mo sa amin. Teka lang. Magbabayad naman ako ng utang ko sa inyo eh. Huwag mo na kaming lokohin. Makalawang na ang taktika mo yan. Sandali ka lang makakabayad ng atraso mo. Patalim, anong gagawin niyo diyan? Anong gagawin niyo sa akin? Simple lang. Lalagyan ka lang ng gripo sa yung tagiliran. At ito pa. What? Inay. Anak, narito ka sa ospital. Nakita ng itay mo, nakahandusay ka sa lupa, kaya mabilis ka niyang isinugo dito. Itay. Kung hindi dahil sa kanya, baka nauusan ka na ng dugo at tuluyan ang nalagutan ng hininga. Si itay. Anak. Kumusta ka na? Itay, sorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Sorry po. Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sa ibinigay na pangalawang buhay ko ng Diyos, ipinangangako ko po sa inyo. Hindi ko na po ito sasayangin. Anak, sisikapin ko pong maging karapat-dapat na anak para sa inyo. Dahil nakita ko po ang inyong kabutihan.
na sa kabila ng aking pagkukulang at galit sa inyong hindi po kayo nagtanim ng kahit katitay na hinanakit sa akin. Anak, mahal kita. Mahal kita dahil anak kita. Sorry po sa lahat, Titay. Sorry po talaga.